guys, sa ilalim ng maliwanag na buwan, kami ay bumalik dito sa Bukirin. Parang tumula si Jovio. Okay, so welcome to our channel and today's vlog is we're trying to build a tent here. Camping kunwari kasi nga summer and we don't go far. So, pumunta kami dito sa farm, dala-dala namin yung mga gamit namin and we will set up some beds here. Tent. Titingnan natin kung kami ba'y matutuloy sa pagtulog dito o pagdating ng ating gabi, kami ay uuwi. We tried before until 11 o'clock here sitting in. It's really good weather. Hindi mo na kailangan ng electric fan, AC, sobrang tipid na sa kuryente. Maliwan sa isang ilaw. At meron ding isang maliwanag na buwan. So, dito ngayon, kami ay mag-set up ng pagtutulugan namin kunwari. Tingnan natin kung matutuloy nga ba. Rajvis, pumping for our bed. So, pump namin guys, pero she successfully did it. Ayan. Napagod. So, ito yung magiging kasama ko for tonight. Natin, pero si Rajui ay sabi niya, siya pa din yung magpapump. So, ayan. Pagod na siya. Ayan, pangalawang bed. So, hindi ako nagpapump, pero ako yung pinagpawisan. Pero mahangin naman, siguro dahil nasa loob kami ng shed. Pero, it's really windy. Dahil siguro sa kumilos kami. Pero ayan, ayan bumapasok na yung hangin. So, kahit man siguro 3 to 4 hours kami magstay. Sulit yung pagpapam. Pwede kaming humiga. And, pero sana nga, matuloy yung pagtulog namin dito. Hindi pa rin namin sure kung kami may makakatulog dito. Ako wala akong problema, pero may mga kids. Yung mga cheating natin, baka hahanapin yung bahay. But Raju used to sleep already in a rooftop. Kaya sa kanya walang problema.
pang uuwi din ito eh. Kasi si mommy din, uuwi din. Oh, ang may iwan dito ako, at sister Ila, si Raiji. Pag natuloy kami, sinilis yung maging bantay namin. Ayan. Si Raiji papayat pag kami ay araw-araw na nandito kasi siya yung magpapang araw-araw ng bed. Kasi ililigpit din ko sa upaga kasi may mga wild dogs pa rin na pumapasok dito. Other wild animals hindi na pumapasok guys. Yung ano na lang, yung aso na lang. Kasi minsan may mga pagkain dito. Hindi naman nakakatakot. Except siguro dun sa snakes na hindi natin alam kung akit o hindi. Ako yung setup ng tent. Kasi ako lang na yung marunong. Yung tent na yan, matagal yun sa akin. Bago po lang ako sa Israel, kasi gala nga ako. Pag day off, pag may time, talagang pumunta kami sa tabing dagat at doon kami mag-spend ng night. So, ng mga kaibigan kong caregiver dun. So, ayan. Meron akong single tent at yung isang bed, talagang sa akin yan. Dinagdagan lang ni Nilis nung pabalik na kami ng India. So, yan. Meron kaming tent, meron kaming bed. So, ano pa bang hahanapin? Meron naman din CR dito, so wala akong problema. May tubig din. Just we bring drinking water. And then early morning, kung papayagan ko yung makatulog dito, so early morning we have to move back to our home para mag-almusal kasi hindi pa naikabit yung kusina ni Joby dito. So, ayan. Yung dalawang bata nag-i-enjoy. So, first time ni Tari for the tent, pero si Raiji, alam na niya paano mag-stay ng tent kasi sineset up ko siya dun sa rooftop namin noon. Kapag tag-ulan or yung wala kaming kuryente, so dun kami nag-i-stay. And safe naman sa loob ng tent, hindi nakakapasok niya. Ahas, kasi meron siyang net and it's a zipper. So, yun. So, we'll see pa rin kung dito ba kami matutulog or hindi. Ito si Raiji. At ang tulog na yun. Ayan guys. Pack up kami. Hindi kami makatulog. Maghahating gabi na uuwi kami. Hindi kasya yung bed namin. Hindi siya naging komportable. Yung tent sa loob mainit. Sa labas malamig, mahangin to. Hindi siya pwede sa loob. So, kailangan namin na magdala ng electric fan kung doon kami sa loob or kailangan namin lilisin yung kwarto at magdadala kami ng mattress. And maraming daga kasi nga kalalabas lang ng mga grains. And there is a big possibility na aakit ang gaahas din daw. So, mas mabuting umuwi daw muna si Raiji ay bad mood na kasi she's expecting us to sleep here. So, next time, paghahandaan, siguro kailangan talaga namin linisin yung kwarto. Ayan, bad mood na guys. Andito na kami sa kwarto namin and si Raiji ay nakasimangot. Kasi nga, hindi natuloy yung sleepover namin in the farm. Medyo mahirap nga naman kasi nga, we're four and we have the two airbed na akala ko ay pwede kami dun sa tent. Hindi naman pala kasi mainit. Hindi nakakapasok yung fresh air. And wala kaming dalang fan. So, we're planning for another trial with bed. Kasi ayusin. Kasi wala yung ibang katre doon eh. May nauna sa aming ng hiram. Hindi. Meron kaming three beds there. Yung katre. Yung nakatla tinatawag nila at hiniram ng workers doon sa pagawaan ng yung petrol pump na ginagawa. So, mayroong mga na nakatira doon and hiniram nga, nahiram nga nila yung dalawang bed. So, isa lang yung nando doon. So, hindi pa rin kasya. And hindi na nga komportable yung asawa ko din. And kawawa naman yung hindi makakatulog. Ako siguro makakatulog kasi magiging solo ko yung isang airbed. Tapos solo niya yung isang airbed. Yung dalawa, hindi. So, hindi siya fresh. So, we're trying next time. I will bring
We will bring na mattress. May mga mattresses din naman kami sa bahay. So, yun na siguro dadalhin namin for a trial. Pero, doon na kami sa loob. Kasi nga, siguro lilinisin. Kasi nga, may mga dagang ang pumapasok dahil doon sa wheat na kaaalis lang, kabebenta pa lang. And we are cleaning it up sa, para hindi na makapasok ulit yung mga daga. Kasi yun yung mga pagkain pang natitira doon. May mga grains, hindi pagkain ng tao kung hindi grains. So, yun. Kaya, palpak, failed yung trial natin. So, better luck next time. Walang susuko hanggang sa makalipat daw. hindi pa naman kami talaga lilipat kasi hindi pa nga ayos doon. So, pero nagtatry na baka makatulog kami doon. So, let's see in the few days. Baka next week, after 1 week, mag-vlog ulit ako. Kung matutuloy na ba kami or hindi sa pagtulog. Pagtulog pa lang dun, ha? Or maybe we can try some cooking farm. Cooking in the farm also. Pero pag medyo maganda na yung weather. So, guys, thank you again for supporting the Gujalati Vlogs. And kita-kits on the next vlog. Bye!